Magandang araw mga ka-jack. So, meron naman tayong ginagawa patungkol sa ship solenoid. So, ito, binaba natin yung oil pan at nakita na rin na napakarumi. So, abangan nyo mga ka-jack para makita natin mamaya yung update, no? So, pag meron na tayong mga video niyan, pagtatanggal niyan, para maipakita natin sa mga taga-subaybay natin. So, ayan mga ka-jack, nililinis natin yan. May strainer kasi yan sa loob, dyan sa labas pala. Dapat ano, malinisan natin yung loob ng ano, mga solenoid na yan. Ayan, pati yung nasa loob ng tinatawag na automatic transmission natin. Ayan, sinisiritan din natin ng mga carb cleaner yan. So, ayan, medyo maitim na. At kailangan ni malaman natin yung boltahe niya kung gaano pa kalakas yung solenoid, kasi pagka mahina na yan, ganun din ang sasakyan natin, humihina din yan, no? Pagka nagtayo ay nagprimera o nagdrive, parang ayaw humatak ang ating sasakyan. So yan ang cost niya mga kajak, at may update ko pa kayo mga kajak. Ito na mga ka-jack, start natin, tignan natin, ito yung the moment of truth, no? After natin malinis yung solenoid at napalitan natin yung isa, malaman natin kung paano yung sasakyan kung nilagay na natin sa drive ay hahatak agad. So, yung isa natin, yung customer natin ay mararamdaman naman niya yung mga ka-jack. Ayun. Magalaw na mga ka-jack, kusang umaandar. Lagyan natin sa drive. Ayun, kusang umaandar mga ka-jack. Wow, nice. Oh, nice. Very nice. Dati to mga ka-jack, hindi mo to ano, mapaabante, no? At sobrang walang hatak ito. Wow, nice. Ganda na mga kajak. Yun mga kajak po. Kaunting apak mo lang mga kajak, oh. Ayos na ayos, oh. Oh. Nagpalit kami ng solenoid mga kajak. Kasi yung isa mahina na yung ilaw ng solenoid. So nagpalit kami ng isang solenoid ng automatic transmission nito at saka ito, okay na mga kajak. So, pakiramdaman natin kaunting apak, malakas na apak, okay, good. Wow. So, yung may-ari nito mga kajak, may enjoy na nito. Kajak, ito yung may-ari. Ang lakas na, oh. Ang lakas. Eh mga kajak, saya. Masaya na yung may-ari. Ayos. Ayos na naman. Ang lakas ng hatak. Nakakuha natin yung ano, yung problema niya. So, matagal niya na rin kasi iniinda ito. At so far so good. Grabe. Solid. So isa na naman na kaibigan natin na napasaya natin at okay na yung sasakyan niya. So shifting. Solenoid na naman ang mga bumibigay ng views talaga. So, maari mga kajak, una muna natin kailangan i-check talaga muna bago tayo bumili para hindi tayo mapagastos. So, check muna natin kung okay pa yung mga solenoid ng ating automatic transmission. Pagka okay, okay naman, ibalik natin para hindi tayo mapagastos, linis-linis lang. Pero pagka medyo mahina na yung mga bultahe at yan, may mga ano na tayo dyan, paano natin i-check, palitan na natin. Ito mga kajak, okay na yung kanyang sasakyan. Okay. Maraming salamat, Pastor. Ayos na yung sasakyan. Tapos ang pinalitan lang pala, ano, yung solenoid lang pala. Eh, sabi nila, ibababa na transmission, mapapagastos ka ng 35,000 yung sinabi nila. Kaso, solenoid lang pala ang naano ni Pastor, kaya maraming salamat. Ayos, solid. Ayan, magandang gabi mga kajak, no? Review ko lang yung ginawa natin kanina. Yung sasakyan na isa na nagpagawa ay na-address naman natin, no? At tuwang-tuwa. Siyempre pagka naayos natin yung mga sasakyan ng ating mga customer, masaya din tayo.
Kaso nga lang, meron namang isang nagpagawa din, may edad na, no? Bumili kasi siya agad ng solenoid para sa, kasi napaparood niya nga sa YouTube natin na kalimitan na bumibigay sa mga Toyota Vios ay solenoid. So bumili siya ng isang solenoid at dinala niya dito yung kanyang sasakyan kasi sabi ko nga na i-check muna natin baka hindi sa solenoid ang problema. So para hindi tayo mapagastos. So anyway, decided talaga yung may-ari. Sabi niya, sorry na daw problema. Kaya binaba namin yung kanyang fluid at saka yung oil pan. Chinek din natin. Marumi naman talaga, no? Hindi talaga daw binababa yung oil pan pagka nagpapalit ng ano ng tinatawag na ATF. So napags din siya dahil dinialysis na yun. Kanyang tinatawag na automatic transmission pero marumi pa rin. Pero ang napalaging problema mga kadya kasi ay inahanap namin yung ano yung talagang problema nung sasakyan dahil nga parang bitin sa talagang hatak, no? At ang suspecha ko mga kajak ay doon sa gasolina niya kasi wala po siyang check engine mga kajak kaya kailangan natin mag-trace, no? Ang pag-trace natin kailangan may gasolina, may kuryente na maayos, aandar yan sa sasakyan natin. So, yun, okay naman yung kuryente. So, yung gasolina, gusto kong buksan yung tinatawag na gasoline tank niya doon sa may fuel filter para makita ko yung mga filter at saka yung tinatawag na regulator at saka yung tinatawag na fuel pump. So, anyway, napakahirap buksan kasi talaga nung Vios na yan, yung kanyang tinatawag na tangke at medyo pahapon at malayo pa si Sir. Kaya in-advise ko siya na, Sir, i-fully scan nyo, no? Kasi sa, may mga scanner mga kajak na magagandang klase na pagka fully scan, talaga matitrace nila isa-isa yan, kung ano talaga ang may diferensya, aling mahina, matitrace siya, may mga scanner na magagandang klase. So yung scanner ko ay generic lang at pag may check engine, mabilis niya mabasa naman. So anyway mga kajak, sabi ko anytime ibalik nyo dito pagka na-scan para mas makamura, no? At kung na-trace maigi kung ano talaga yung mga dapat palitan, i-full scan nyo sa labas and then ibalik nyo sa akin at palitan natin kung ano yung mga ano, kanilang quotation o ano dapat nilang na ano dapat ang palitan. So anyway, medyo nalungkot lang din ako kasi nga hindi talaga natin medyo mahagilap. So hindi ko na rin nabuksan yung tangke, no? So yung tangke sana, no? Kasi pagka yung tangke natin ng gas, kung saan tayo nagpapagas, minsan eh, may mga halong tubig, isang kus din yan mga kajak, no? Parang pupugak, parang ayaw humatak, no? Parang ayaw masunog. So isang kus din yan, no? Na yung tinatawag na gasolina niya. At saka yung fuel pump niya, fuel regulator, at saka yung filter niyan, isang kus din yan. So, anyway mga kajak, kay tatay, no, yung pumunta sana, ma-fullis ka na yung kanyang sasakyan para kung makita natin yung, makita yung problema agad, at bigyan siya ng quotation, na dali niya dito para matulungan natin siya. So, anyway mga kajak, salamat sa suporta sa Facebook, meron po tayong YouTube channel. At saka meron tayong channel din sa Facebook. Paki-follow po yung ating Facebook channel para madagdagan po yung ating followers. Siyempre, malaking bagay din po yan, no? At kikita rin tayo sa tinatawag na pagbablog. Maraming salamat. God bless you mga kajak.